Pahayag, ikadalawamput dalawang kabanata. Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito, na sinlinaw ng kristal, ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng Kordero, at umaago sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay ang punong kahoy na nagbibigay buhay. Ito'y namumunga ng 12 uri ng bunga, isang uri sa bawat buwan. Nakapagpapagaling sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Wala roong makikitang anumang isinumpa ng Diyos. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha, at isusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Dooy wala ng gabi, kaya't hindi na sila mangangailangan pa ng mga ilawan o ng liwanag ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging liwanag nila at maghahari sila magpakailanman. At sinabi sa akin ng anghel, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Pinagpala ang sumusunod sa mga salita ng propesiya na nasa aklat na ito. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, huwag mong gawin iyan. Ako may aliping tulad mo at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. At sinabi rin niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga propesiya na nasa aklat na ito, sapagkat malapit nang maganap ang mga ito. Magpatuloy sa pagpapakasama ang masasama, magpatuloy sa pagpapakarumi ang marurumi. Ngunit ang namumuhay sa kalooban ng Diyos ay magpatuloy sa gayong pamumuhay, at ang banal sa pagiging banal. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Pinagpala ang naglilinis ng kanilang kasuotan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso, ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang mga mahilig magsinungaling at mantaya. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako ang ugat at supling ni David. Ako ang maningning na bituin sa umaga. Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, halikayo! Lahat ng nakakarinig nito ay magsabi rin, halikayo! Lumapit ang sino mang nauuhaw. Kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino mang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. Sa sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito, ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sino mang mag-alis nang anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito.
Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako. Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Jesus. Naway makamtan ng lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Jesus. Amen.